Si Bato de la Rosa ka Coffee, nang gigil ito ha. Tumaas ang boses ni Bato de la Rosa ha. Teka, pakita ko sa inyo. Pinipikod nyo ha. Pinikod nyo si Bato de la Rosa ha. Napataas yung boses niya dyan. Patungkol po sa ICC Warrant. At hinamon niya si Trillanes. Ako, magkakainitan itong dalawa nito ha. Sige, pakinggan muna natin ka Coffee itong si Bato. Nang galaiti siya dito ha. May June or July. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Ano? Sige ka lang ka hindi na kinaya ni Bato, pumutok na siya. Eh, paano siya ang headline si Bato? Ilang araw ng headline si Bato de la Rosa dahil the way kung paano niya i-handle itong investigasyon na yan dyan sa Senado. At ito pa yung sinasabi ni Trillanes. Magaling talaga mag-inis itong si Trillanes eh. Magaling mang-inis yung si Trillanes. Sabi kasi ni Trillanes, by mid-year ka Coffee, maglalabas na daw po ng warrant of arrest. Warrant of arrest sa itong ICC. Una muna daw, by batches daw yan eh. Una sila Digong. Pangalawa na, sumunod na ka Coffee itong iba pang mga players dito. At kasama definitely si Bato de la Rosa yan dahil siya ang jefe ng Philippine National Police. Sumabog si Bato de la Rosa. Go ahead! Go ahead na lang. Sumama pa raw siya sa pagseserve ng warrant habo niya kay Morales. Isa pa. Si Trillanes para magkuposas. Ang problema nito kay Bato, tama si Elizabeth. Ma'am Elizabeth Logan, inis talo. Asang talo ba? Pikon at nadyadala ng emosyon. Kaya yung ibang decision niya dyan, emosyon niya hindi sa isip yan eh. Dahil sa emosyon niya yan, yan ang nangyayari dito kay Bato de la Rosa. Ikaw ako siya dyan. Kaya naiinis sila. Na tawag dyan, nagiging successful si Trillanes sa pakiinis sa kanila dahil asal talo eh. Nadadaan sa emosyon. Anyway, sige. Yan, nasa inquirer.net ito ka-copy ha. ICC warrant coming? Oy, that's a question ha. Mid daw, mid-year. Mapapahiya naman si Trillanes kapag hindi dumating yan ng June at ng July. Kasi yan ang kanyang timeline eh. Kapag hindi na dumating yan ng June at July, mapapahiya si Trillanes. Eh, hindi siya ibaboto ng mga taga-Caloocan. Itatakbo siya sa Caloocan eh. Kailangan tama itong impormasyon na binigay niya dyan. Watch. A fuming. Galit na galit ito si Senator Ronald Bato de la Rosa. Could not help but glare at Antonio Trillanes on Tuesday, daring the former senator to personally handcuff him should the International Criminal Court or ICC begin issuing arrest warrants. So, sige daw, ikaw na yung magposas mismo sa kamay ko. Sumama ka sa pagsisert. Away sila dyan. Good luck. Go ahead. Quotation ito ha. I quote De La Rosa. Go ahead. Make my day, Mr. Trillanes. Sige kang ngal-ngal ng ngal-ngal dyan sa ICC. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa mag-serve ng warrant, ikaw mismo magposa sa akin. Unquote. He was responding to a media query regarding Trillanes' claim that ICC probers are expected to issue an arrest warrant by June or July against former President Rodrigo Duterte and other accused of rights violations during the previous administration's brutal drug war. Effective si ano dyan ha, magaling si Bato de si Trillanes mang inis dito. Ang dami siyang nadadala dyan. Ayan, nadala na naman ng emosyon. Halimbawa itong si Bato de la Rosa. Ano kayo mangyayari sa mga to? Ha? Kaya nga po sila, this time dahil takot sila sa ICC. Kapag si Sarah, definitely walang ICC yan. Ito si PBB may potential na bumalik tayo sa ICC dahil din sa panawagan ng mga tao. Rene Torres, basta marunong mag-edit kahit sino, magagawa yung form na yon. Sobrang babaw ng kanilang ebidensya. Exactly. Kahit di ka nga magaling mag-edit dyan eh. Magagawa mo yan eh.
Ano, ginagalit nila si PBBM. Pag nagalit siya, sige. Hindi na nga nagsasalita si PBBM eh. Mga Duterte supporters, takot talaga sa ICC. Yan ang takot nila dyan eh. Entrap man, dapat si Sara Duterte ang inisin ni Trillanes para madulas na. Kasama din naman, yun na lang eh. Hindi sila pinapatulan yan, no? Ni Sara Duterte. No? DDS, I mean, opposition, sabi ni Cherry Bills, no? If you crack open a stone, si Bato, of course, you won't find a brain inside. Sa club naman yan. Ang hilito kabo, no? Sa club naman yan. Takot si Puncher. Yan. Pikod na. Napasigaw eh. Yan ang mali kay Bato eh. Emotion lagi siya. Emotion lagi. Eh, kulang sa konting ano, pagiging wise. Nadadala siya. At pati yung media. Remember, inaway niya yung media. Diba? May time na inaway niya yung media. Sinabi niya na ano, na-misquote siya. Iba yung lumabas sa media, etc. Kung politiko ka, diba, pumasok ka dyan eh. Kung ano man ang term mo dyan, kung dirty politics yan o PR man yan. But that is the reality of politics. Kailangan mong sakyan yan. Hindi mo pwedeng awayin ng media. Though, yung iba kaya, pero expect negative write-ups, negative reports against you if ginawa mo yan. Ginawa ni Pato de la Rosa yan. Yun lang. Sino magsasuffer niyan? Dapat tinapos na yan kanina. Hindi ko alam kung paano pa nila pahahabain yan. Kasi no, ang pinag-uusapan natin dito ha, itong hearing na to dyan sa Senado, hindi ko alam kung paano pa nila extend yan. Eh, hindi naman leak documents ang topic eh. Si Morales. Ewan ko kay Bato, sana itigil niya rin. Hindi ko natapos eh, yung hearing na yan. Kung may na-mention ba kung kailan yung next schedule, parang wala nang nasabi dyan. O hindi ko lang napakinggan. Dapat lang murahin dahil bangag ang presidente, ayaw mga magpansag, sabi ni Leo Lopez. Seryoso ka ba, Leo Lopez? Di ba si Attorney Vic Rodriguez ang kasama niya na nagpa-drug test? Ano kaya magpa-drug test? Yan sasasabihin mo. Ah, may katapat na sina. Go Trillanes, sabi ni Marilu. Kasi si Trillanes lang ang alas sa kanila. Pumanap. Sabi ni Ma'am Rose, Baroga, yan, sa May 13 daw po yung next na pagdinig nila. O yan, may date na pala. O sige, good luck na lang kay Bato de la Rosa dyan sa kanyang hearing na yan. Shoutout natin mga coffee natin na sa Facebook kay Jovi, Heranilia, Chiva. Shoutout po sa iyo kay Emma Malazarte, Lorente, Reyna Makaraig. Shoutout po sa iyo na sa Facebook. Kay Ellie Doyungan, kay Grace Johnson, kay Eli Enilson Ram. Shoutout po sa inyo ka-coffee. Kay Alejandro Tupong Sales, maligayang panunod po. At sa lahat ng ka-coffee natin na nakikinig po sa Facebook at sa YouTube, thank you for tuning in. Yung mga nasa Facebook ka-coffee, make sure na naka-follow na po kayo sa ating Facebook page na ka-coffee. Please like and follow lang po. At kung nasa YouTube po kayo, ay pasuyo na lang ka-coffee. Please i-like lang po ninyo ang subscribe. At sa mga kapapasok lang sa channel natin, please i-like lang po itong video na ito. Alright, sige, ako'y magpapaalam na muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa pagsama sa akin, ha. Ingat kayo ka-coffee, nasa man po kayong panig ng daigdig. Ma'am Carclea, again, thank you so much, Ma'am Carclea, sa iyong pa-super sticker, ha. Ka-coffee, please supportahan natin ang mga sumusuporta sa administrasyon na ito. Isa dyan si Ma'am Carclea. Ma'am Carclea, thank you for tuning in. At sa lahat po, kay DJ Byron, kay Tokis, o kung sino man po yung iba mga BBM supporters, BBM vlogger, supportahan po natin sila. Yan kay Ma'am Perla Tan. Shoutout po sa inyo, ma'am. Yan si DJ Byron, isa din po yan. Supporter din po yan ng presidente at ng administrasyon na ito. Shoutout po sa inyong lahat. Alright, good night everyone. Thank you sa mga sumama sa akin. Natividad Constantino. Yan, pahabol po sa inyo. Shoutout po sa inyo. Miu, good night sa iyo, Miu. Hi po, most beautiful, sabi ni Tarantaro. Ba't ganyan mga alam mo, Tarantaro, no? Yan, nandiyan din yan sa bahay ni Mong Carclay. Napapakinggan natin. Good night, everyone. Ingat, 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 ingat. Bye-bye.